For today's video, gagawa tayo ng rep magnet pang souvenir. From Canva app, so nagawa ko na yung design na gusto ni customer, tapos print na natin siya sa photo paper. Yung photo paper dapat quality siya, hindi dapat siya yung photo paper na mumurahin lang. So pwedeng iTech or Rakwaf ang tawag. Tapos once na print na natin design sa photo paper, maglalagay tayo ng photo tap. Okay? Yung photo tap, magiging protection to para hindi mag-fade agad yung design sa photo paper. At the same time, magbibigay din to ng effects. So, ano-ano klaseng photo tap? Merong matte, merong rainbow, merong parang pag-glitters siya. So, may mga ganung effects siya. So, yung paglalagay natin ng photo tap, medyo very manual siya. Kasi yung iba, ang gamit ay cold laminating machine. So, ipapa-under lang doon. Since wala pa tayong laminating machine, magtsatsaga muna tayo sa mano-manong paghagod. Bakit kailangan ihagod para maiwasan yung bubbles? Ito nga pala yung difference ng may photo tap sa wala. So pag walang photo tap, ayan, glossy lang talaga siya. Makintab pa rin naman. Pero ito, pag mayroong photo tap, which is itong rainbow ang linagay natin, makintab talaga siya. Saka sabi ko nga, it will give protection dun sa design o sa photo paper para hindi mag-fade agad. Tapos, kinat na rin natin manually ulit kasi wala pa naman tayong isang machine which is merong cutter talaga na pwedeng pang-cut dun sa photo paper or para maging sticker talaga siya. So, ayan, manual natin kinakat din yung mga edge kasi hindi pwedeng sobrang pointed. So, yung ref magnet, meron naman tayong available na ATM size na ref magnet. So, ayan, tinantya ko na siya, tapos yun, linatag ko na rin. So, tuloy-tuloy lang, ididikit lang natin yung photo paper dun sa ref magnet. So, yung ref magnet, pwedeng may adhesive, pwedeng wala. So, kung may adhesive yan, so yung photo paper nyo, dapat wala na siyang adhesive. Or vice versa, kung meron ng adhesive yung photo paper nyo or photo sticker na siya. So, yung ref magnet na didikitan ninyo, wala na siyang adhesive. Natin itong gawin, dito naman tayo sa packaging. So, ilalagay natin yung rep magnet sa plastic, tapos lalagyan din natin ng label sa taas. So, ginamit ko na naman ang aking tantiometer. So, ayan, ginawa ko din sa Canva yan, tapos linagay ko sa Word, tapos printin ko na siya. Para mas madali, linagay ko muna yung rep magnet sa mga plastic. So, kanya-kanyang plastic muna. Tapos, last part na natin, yung paglalagay ng label doon sa plastic niya. Ang nakakatuwa dito sa rep magnet, kasi very affordable lang itong souvenir na to. Tapos, very useful din siya. So, yung design manggagaling kay client, ito yung gusto niyang design. Tapos, ikaw, as seller, magiging creative ka. Kasi, syempre, maraming designs ang nakalagay sa Canva. Pero, it doesn't mean na yun talaga mismo yung gagamitin mo. So, kukuha ka lang doon ng mga ilang elements. Kasi, syempre, may specific design na gusto si customer. So, ayan, binibilang ko na kung ilang piraso yung nagawa ko. Kasi, dapat 36 pieces to. Tapos, maya-maya ng konti, ang gagawin ko, magpicture-picture at video-video na tayo as proof, i-upload natin sa page. So, dinagdag ko lang to as pambenta namin bukod sa t-shirt printing. Kasi, di ba, ang souvenirs and giveaways, parang kailangan naman din talagang pag merong mga events. Though, hindi pa araw-araw may benta kaming ganito. So, nag-uumpisa pa lang naman kami. So, ito na yung final product natin. Nakapackaging na siya. So, thank you so much sa unang nagtiwala sa amin. Ganoon naman talaga, di ba? Mangangarap ka lang. Tapos, mayroon lang isang magtitiwala, magtutuloy-tuloy na yan. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, follow, and share. Bye-bye!